So good afternoon mga karaktek. Dito naman po tayo sa ating part 2. Ang troubleshooting na ating upright chiller. Ayan mga karaktek. Kung nakikita nyo ay may display na siya. In-on ko na siya. And then nagpalit na tayo ng kanyang starting capacitor, no, mga ka-technician, mga karaktek. So titingnan natin sa taas. Ayan. Ayan yung aking inilagay na starting capacitor. So bago yan, so tingnan natin kung mapapa-start niya yung kanyang compressor motor, mga karaktek. Kasi ang kanyang problema niyan is ayaw mag-start ng kanyang compressor motor. Chinik ko na rin lahat kanyang boltahe na pumapasok doon, galing dito sa may magnetic contactor. Yung kanyang output ay maganda naman yung output niya. 22 volts naman siya. So, ayan, kita nyo, nagbiblink pa yung kanyang time delay. So, antabayan na lang natin mga karaktek kung under ba yung kanyang compressor motor. So ayan mga karaktek, antabayan na lang natin na kung mapapa-start niya ba yung compressor motor. E, tignan na lang natin to, antabayan na lang natin. So ayan, nagbiblink pa rin yung kanyang time delay. Fees mga karaktek, no? Ayan, hanggang ngayon naantabayan na natin kung mag-start ba yung kanyang compressor motor. So, pag tumigil naman yung blink, makikita natin yan kung tatakbo yung kanyang compressor motor. So ayan, yan yung mga gamit ko. Oh, nakakagutom talaga dito mga karaktik. Dito kasi ako sa pastry, gawa ng tinapay. Mabango. Ayan. Medyo matagal-tagal yung kanyang time delay mga karaktek. Ayan, yung katabi niyang upright chiller din. Ayan, medyo kalumay-kalumaan na rin yung kanyang mga mechanical parts, yung kanyang mga compressor motor and then yung condenser pipeline niya. Ayan. So ayan mga karaktek, papatong naman natin yung ating cellphone dito sa baba. May do-double check lang ako.
So, paano mga ka-technician? Hanggang dito na lang yung aking video dito sa unit nito. Ito po ay ang kanyang major trouble niya ay compressor motor. So, defective na yung kanyang compressor motor, mga ka-Raktek. Kailangan na itong palitan, no? Kahit nagpalit pa ako ng bagong kapasitor, and then may resistance pa naman yung kanyang compressor, pero ito talaga siya ay sadyang hindi na umaandar, no? Umaandar siya pero nagka-cut off yung ating overload. So paano mga Raktek? Hanggang dito na lang yung aking Fart 2. Antabayan nyo na lang yung Fart 3 nito kapag nagpalit ako ng kanyang compressor motor. So, kung bago ka pala sa aking channel, pahingin naman dyan ng subscribe and like, share na din. Papindot na rin ng notification bell button para ma-update ko kayo sa mga susunod ko pang video. Thank you, mga Raktek. Keep safe always.